sandamakmak na basura sa outer space patuloy na dumarami. Ano nga ba ang masamang epekto nito sa buong mundo at sa atin? Paano nga ba ito masusolusyunan? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Eto, si Lottie Williams. Kilala mo ba siya? Malamang sa malamang ay hindi. Well, ipakikilala ko siya sa inyo. Siya na siguro ang masasabi kong pinakaswerteng tao sa halos 7 billion na populasyon ng buong mundo. Bakit? Narito ang kwento. Habang siya ay naglalakad sa isang park sa Tulsa, Oklahoma, ay maswerte siyang nabagsakan at natamaan ng basura mula sa outer space. Ito ay isang 6 inches na fiberglass at aluminum. At dahil dyan, siya ay tinagurian sa kasaysayan bilang kauna-unahan at kaisa-isang tao na tinamaan ng basura mula sa outer space. And guess what? Pagkatapos na siya ay tamaan, may sumunod pa na bumagsak na mga pira-pirasong bagay mula sa kalawakan. Buti na lang, siya ay nakailag. Talaga namang napakaswerte ng taong ito at masasabing 1 in a 7 billion. Ang mga basurang tinutukoy ay tinatawag na space junk o space debris. Mga basurang naiwan mula sa mga bagay-bagay na dinala sa outer space tulad ng mga satellites, jet at marami pang iba. Parami ng parami ang mga ito habang lumilipas ang mga taon. Ayon sa pag-aaral, tinatayang sobra pa sa 20,000 na pira-pirasong mga bagay-bagay ang mga basurang ito. Yung iba sa kanila ay kasing liit lamang ng mga bolt at yung iba naman ay kasing laki ng isang maliit na school bus. At anumang oras ay pwede kang matamaan ng mga pira-pirasong bagay na ito mula sa kalawakan tulad ng nangyari kay Lottie Williams. Tinatayang umaabot sa 100 tons ang bumabagsak sa Earth na mga space junk taon-taon. Imaginin po natin, 100 tons, sobrang dami noon. Ito ang itsura ng isang 1 ton na timbang ng bakal. Paano pa kaya pag 100 ganito ang babagsak sa ating mundo? Buti na lang, yung ilan sa mga space junk ay bumabagsak sa dagat. Kaya so far, kakaunting tao lamang ang napapahamak. At ang naitala lamang sa kasaysayan ay ang maswerteng si Lottie Williams. At sa paglipas ng panahon, whether we admit it or not, maaring madagdagan pa ang bilang ng mga taong matatamaan ng mga space junk na ito. Pwedeng ikaw o pwedeng ako, wag naman sana. Kaya dapat lang nalinisin ang mga basurang ito. Yun nga lang ang problema. Walang naglilinis. Ang malaking katanungan, bakit? Napakahirap kasi. Hindi pa sapat ang ating teknolohiya para masolusyunan ang problemang ito. Pero sino nga ba ang dapat nasisihin sa problemang ito? Balikan natin ang kasaysayan. Pagkatapos ng World War II between USSR at USA, nagkaroon ng Cold War. At dito naganap ang tinatawag na Space Race na unang magpadala ang Russia ng satellite sa outer space. At hindi nagpatalo ang USA. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapantayan ang ginawa ng Russia. And to make the story short, nakapagpadala rin sila ng satellite sa kalawakan. At mula noon ay sunod-sunod na ang pagpapadala ng mga bagay-bagay sa outer space. Kung noong una ay between government to government lamang ang kompetisyon, ngayon ay pumasok na ang mga private company na naging dahilan kung bakit mas lalong dumami ang basura o ang mga space junk sa outer space. Nandyan si Jeff Bezos, si Elon Musk at marami pang iba. Umaabot sa halos 100 private companies ang nagpapadala ng satellite sa kalawakan. Matatagpuan ang mga satellites at ang mga space junk na ito sa tinatawag na low earth orbit. Ito ay isang zone na 1000 kilometers mula sa Earth. So given that fact, sobrang dami talagang mga bagay-bagay ang paikot-ikot sa low earth orbit. Imagine, sa kasalukuyan merong 6000 na satellite
ang nasa taas ng ating mundo. At ang 50% sa 6,000 na yun ay hindi na gumagana, as in dead na at paikot-ikot na lamang sa low earth orbit. Anumang oras ay pwede itong bumagsak. So technically speaking, halos 3,000 na lang ang functioning na satellite ang paikot-ikot sa itaas. At ang 3,000 na ito ay binubuo ng kakaunting piraso para sa military, kakaunting piraso para sa government. At ang sobra sa kalahati ay galing mismo sa mga private company. So given that fact, around 1,500 to 1,800 satellites ay galing mismo sa mga private sector. Ibig sabihin, sila ang mas maraming napuproduce na basura sa outer space. Pwedeng sabihin ng iilan sa atin na hindi naman siguro dapat mangamba. Mayroong kasabihan ng mga Pilipino na huwag dapat makampante dahil hindi natin alam ang takbo ng panahon. Ang katotohanan yan, ang mga satellite na ito, halimbawa ito po yung mga satellite, ang mga dead na satellite na yan ay paikot-ikot lamang sa orbit o sa low orbit ng Earth. Pero darating ang panahon na sila ay magbubungguan. Ngayon, dito na mangyayari ang tinatawag na collision. At kapag nagkakaroon ng collision, halimbawa magbubungguan sila, mayroong pwersa, as in napakalakas na pwersa ang mangyayari. Ngayon, yung isa ay pwedeng matulak papunta sa Earth or pwede siyang matulak papunta sa outer space at tuluyan nang mawawala sa orbit ng Earth. Ang mga space junk na ito o yung mga satellites ay nagta-travel sa orbit ng Earth ng halos 24,000 kilometers per hour. Imagine kung gaano kabilis yun at imagine kung gaano kalakas ang impact kung mangyayari ang collision. At kung mangyayari ang collision, ang isang dead na satellite ay pwedeng bumagsak sa Earth at magkaroon ng tsansa na mayroong matamaang tao. Huwag naman sana. Ang mga satellite na nasa itaas ay sobrang beneficial para sa ating mga ordinaryong tao. Ito ay nakakadetect ng hurricane o di kaya bagyo. Hindi lang yan, ito rin ang ginagamit natin sa pagte-text at pagko-connect sa internet. Kaya kung walang satellite, eh mukhang mahirap ata na mamuhay. Pero ang mga dead satellite na ito ay kailangan na kailangan talagang linisin. At ang mga space junk na ito ay dapat na talagang tanggalin sa low earth orbit dahil in the future, pwede itong makabunggo ng mga spacecraft na magiging dahilan ng diskrasya. Mayroong iba't ibang suggestion at ideya ang mga scientist para masolusyunan ang problemang ito. Mayroong nagsasabi na dapat gumawa ng isang misyon tapos puntahan mismo ang mga space junk o ang mga dead satellite at itulak ito palabas ng orbit ng Earth o di kaya papasok mismo sa ating mundo. Meron namang nagsasabing gumawa ng isang ground-based laser na magtutulak o di kaya magkahatak ng mga basurang ito. Well, ano sa tingin nyo ang pinaka-best na solution, mga Evadgers? Please comment down below. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ako si Evad PUP. Peace out! Boom!